na manalo si Marcos, sisisihin kita. Pastor naman siya at tingin niya sugo siya ng Diyos para iligtas ang ating bayan. Okay din kung kay Ping Lacson ka, kahit na-link pa siya sa Kuratong Baleling Rabaw at kahit pa siyang nagsulong ng anti-terrorism bill sa Senado. Pero tinanggihan naman niya ang PDAF nung senador siya at nagpakitang gilas naman siya nung PNP chief siya. Okay na rin kung kay Isko ka kahit minsan mukhang confused siya eh. Hindi malamang kung pro or anti-Duterte siya. At least may mga nagawa naman siyang mabuti para sa Maynila. Pero kung kay Marcos ka, eh personal link ko yan. At itatanong ko sa'yo, bakit? Malamang sold ka sa sinasabi niyang ibabalik niya ang golden era na inumpisa ng tatay niya. Well, totoo naman. Maraming infrastructures tulad ng EDSA, Heart Center at Cultural Center ang naitayo nung panahon ng diktatura ni Marcos Sr. Pero naman, nabaong tayo sa utang na umabot sa $26 billion. At hanggang 2025, ikaw at ako ang nagbabayad ng utang na yan sa tax na kinakaltas sa atin. Malungkot dito, malaking bahagi ng inutang ay binulsa ng pamilyang Marcos. Tinatayang aabot ito ng $5 hanggang $10 billion ayon ito sa records ng PCGG. Kaya naman si Imelda, pabalik-balik lang sa New York para mag-shopping ng mamahaling alahas at paintings. Gamit ang perang taong bayan. At may isang araw nga, pumasto siya ng $3 million for shopping sa New York. Gamit pa rin ang pera ng taong bayan. At hindi pa nakontento, namili pa ng prime properties sa Manhattan area ng New York. Eto pa, nung nag-aral abroad si Bongbong, bumili pa sila ng mansyon. Hindi para kay Bongbong ha, kundi para sa mga alalay niya. Siyempre, pera pa din ng taong bayan ang pinambili. Grabe, kumakaasta ang pamilyang Marcos nung panahong yon, tinalo pa ang mga royalty sa Europe. Kahit nasa abroad, sa palasyo nakatira at gamit magagarang sasakyan. Pa-party-party lang. Habang nagpapakasasa sila sa karamihan, lugmok naman sa hirap at gutom ang mga Pilipino. Hanggang tuluyan na nga bumagsak ang ekonomiya at tayo ang naging sick man of Asia. Habang umuusad naman ang neighboring countries natin. Kaya napag-iwanan tayo hanggang ngayon. Dokumentado lahat ito ng PCGG records, Supreme Court decisions, at iba't ibang articles ng foreign and local news organizations. Ito pa, libo-libo ang napatay at na-torture noong panahon ng Golden Era. Buti na lang, nabigyan na ng compensation ang iba sa kanila gamit ang pera na nabawi ng PCGG galing sa ill-gotten wealth ng pamilyang Marcos. Dokumentado din dati ito ng Commission on Human Rights at iba pang international NGOs. Baka naman iniisip mo, mga komunista naman ang mga yan eh, kaya tama lang na ma-torture o mapatay sila. Grabe naman, ganyan ba kababa ang pagpapahalaga mo sa buhay ng isang tao? Yung iba naman sa inyo sinasabi, hindi dapat isisi sa anak ang kasalanan ng magulang. Okay sana, kaso yung anak gustong angkinin yung perang ninakaw ng tatay. Sinubukan niyang i-withdraw ang $200 million sa secret Swiss account ng pamilya nila. Inamin niya mismo to ha. At nakikipag-negotiate pa siya sa gobyerno. Ang offer niya, isasauli yung nakaw na yaman na estimated at $10 billion basta iwan lang sa pamilya nila ang 25% nito. Nakadeposito pa ito sa iba't ibang international banks. Dokumentado din lahat ito. By the way,
Ito ang perang ginagamit niya sa kanilang kampanya na baguhin ang kasaysayan. Kaya bumabaha ang YouTube at TikTok ng mga videos na puro papogi ng pamilyang Marcos. At marami sa inyo ang napapaniwala nito. Pero ito ang pinaka-importanting tanong. Ano ba talaga ang nagawa niya? Naging governor at congressman siya ng Ilocos Norte, ha? Pero tingnan nyo, 29th lang ang Ilocos Norte sa DTI Competitiveness Index Report. Aba, tinalo pa sila ng Benguet at Siquijor. Sa Senado naman, oo, nag-author at co-author din naman siya ng ilang panukalang batas. Gaya din ng mga ibang senador. Pero, nasangkot siya sa Napoles PIDAF scam. At siya nga pala, na-convict siya ng tax evasion, ha? Diyan mo makikita ang uri ng pagkataon niya. At lahat din ito ay dokumentado. At ano ang nagawa niya nitong nakaraang 6 na taon kasama na itong panahon ng pandemya? Sa totoo lang, wala. Maliban sa magngaungaw at magprotesta na dinaya siya ni Lenny Robredo. At malamang, naniniwala ka naman. Pero isipin mo to, ha. Majority ng Supreme Court Justices ngayon ay appointees na ni Duterte. So kung merong mang may influensya sa Supreme Court, sila yun at hindi si Lenny. Pero bakit hindi makuha ng Supreme Court na paboran si Marcos sa kanyang protesta? Kasi wala talagang nangyaring dayaan. Kaya unanimous decision ang pagbasura ng kanyang protesta. Pero hindi ka pa rin kumbinsido. Ginigiit mo pa rin. Ah, basta, Marcos pa rin ako. Kasi matalino siya, eh. At mahusay magsalita. Alam mo, hindi totoo yan. Magaling lang siya mambola. Pero mo, marami siyang napapaniwala na ang pamilyang Marcos mas marami pang pag-aaring gold bars kesa sa US Federal Reserve. Hello, pwede ba yun? Suma total, walang dahilan para piliin mo si Marcos. Kaya naman, pinepersonal ko to. Now, hindi naman kita i-unfriend or itatakwil kung kamag-anak kita. Hindi rin kita sisitahin at lalong hindi ako makikipag-debate sa iyo. Pero, kung may negosyo ka sa kumpanya ko, titigil ako sa pagbili ng produkto o serbisyo mo. At, kung may establishment na ikaw ang may-ari o kahit na somewhat konektado ka, titigil ako sa pagtangkilik nito. Gagawin ko lahat ito hanggang matapos ang eleksyon. Pero kung sa kasamaang palad na manalo si Marcos, sisisihin kita.